Welcome po muli sa ating vlog, Julz the Rad Stage. So meron po tayong isi-share ngayon kung paano mag-PMS maintenance ng ating engine motors na ZS Alpha. So guys, kung gusto niyo po matutunan kung paano ito i-change oil at PMS, panoorin niyo po ito. Let's go! Ang kailangan po natin, siyempre ang ating engine oil, polysynthetic 5W30, good for 1 year na po guys, or 10,000 kilometers ang interval. Tapos yung ating oil filter, so ito po yung number niya, 10180. So ito po yung nakuha natin sa MJ Motors mismo. Tapos yung ratchet at socket na 15mm para pambukas sa ating rig plug. At saka ang ating oil filter remover, so universal. Okay, umpisa na natin. Okay, anong gagawin po natin? Iangat na natin yung ating lipstick. At bubuksan yung ating oil filler cap. Tulad nyan, i-check nyo na rin kung walang marka ng water or ano. Okay naman siya. So ipatong lang natin yan. Tapos nakangat lang yung ating lipstick bago natin bubuksan yung ating red flag sa baba. Let's go! Okay guys, so mga ka-whale, mga ka-Jos guys, dito lang tayo sa ilalim, no? Ito po yung sa drain plug niya. Yan. Ito po yung ano niya. Drain plug. Yan, medyo ano lang. Tapos ito po yung sa transmission. So huwag tayo magkamali dyan. Ito yung sa engine. Ito naman yung kayang oil filter. Yan, magkatabi lang halos yan. Magkalapit lang. Ito. Okay, so bubuksan na natin. Gamit ang ating socket na 15mm. Counterclockwise tayo guys para ma-open natin to. Nakaready na yung ating panahot. Yan. Taas ang ating langis. Medyo mahaba yung twin plug. Yan, mahaba yung thread niya. Hindi siya ganun ka-itim. Tama lang yung ganito guys. At least hindi mo pinabayaan yung jeans wheel mo pag sobrang latak na. Hindi na maganda yung lubrication ng ating langis, magkakapublina yung ating engine. So dito sa ZS ay mataas yung clearance nya, kaya din ako hindi na kailangan mag jack, kaya mo nang lumusot dito ay sumuong dito. Mataas yung ground clearance na ito, kaya maayos sya, hindi mo na kailangan mag jack dito, naka access ka na sa ilalim. So yan, antayin lang nating maubos yung kanyang langis. Ayan, malapit na. Tapos isusunod natin yung kanyang oil filter. Isang ating oil filter, no? Gamitan tayo yung oil filter remover, yung ating chin. So, ito siya, kasi siya nakapisto. So, maganda naman yung pagkapistohan niya, hindi naman siya mahirap tanggalin kasi. Okay, gumalaw na. Sipa. Okay. Ayan, naluwagan na natin. So, pwede nang kamayin. Tapatan natin ating panaho dahil tatagas yung langis dyan. Yan. Pansin nyo, tumulo. So, antayin lang natin maubos yung nakapondo niyang langis bago natin tuloy ang tanggalin. So, tatanggalin ko na siya. Okay guys, so ito na po yung ating oil filter. Nakuha na natin. Tanggalin natin siya. Ito po. Okay. So ngayon, patuloyin lang natin ito ng husto. Punta man tayo sa taas habang pinapatulo natin para madrain lahat ng lumang langis niya. Habang nagdi-drain pa tayo ng ating langis, check muna tayo ng cabin filter saka air cleaner. So nahin natin yung cabin filter. Dito po siya sa lab box. So pipihitin mo lang itong kanyang lock. Dito rin meron isa. Yan. Tapos lalabas na siya. Ito po. Pwede na natin, makikita na natin yung housing ng ating air cleaner. So, ito po siya guys, mga ka-oil. I-click mo lang dito sa may bandang kanan. Ito, sa dulo. Makukuha na natin yung kanyang cover. So, mahugot na natin ngayon yung ating cabin filter. Ayan o, madumi na rin siya, pero kaya pang linisin to. Okay.
next po ang ating air cleaner sa ating engine. So ito po, ito po yung housing niya. May mga screw lang po siya. Gagamitan ng Phillips screw para matanggal natin po. Ito, paikot na ito. Tapos makikita na natin yung ating air cleaner dyan. Yan. So, natanggal natin yung housing, no? Ito na po yung air cleaner ng engine. So, dito nagmumula yung hangin na papasok sa kanyang intake manifold sa combustion. So, okay pa naman siya. Kahit linisin na lang muna natin to. Hindi pa naman siya ganun ka-itim o palitin na. So, ito po yung sa cabin filter, ito po siya yung sa ating air cleaner sa engine. So, linis na po tayo, guys. Okay, so bubugaan lang po natin ng hangin sa compressor para matanggal yung mga naipon na dumi sa ating cabin filter. Kasi kung sobrang dumi yan, babawasan po yung lamig ng ating aircon. Saka may amoy na rin po siya pagka sobrang dumi na niyan. So, ideal magpalit niyan every year. Ayos. Okay, so linisin na rin po natin yung ating air cleaner. Dahil po, yan po ay marumi, mababawasan po yung hatak ng ating makina para siyang pigil. So, medyo lalakas pa tayo sa gas consumption natin. So, panatilihin natin malinis yan, ating air cleaner. So, nalinis na natin ating cabin filter. So, ibabalik na po natin. Ito siya. Asan natin kunti yung kanyang housing. So, pagbabalik, ganyan guys, yung orientation niya. Ganyan. Salpak mo lang, sabay tulak. Tapos, isunod mo yung kanyang cover. Sockbit sa dulo. Tapos, dito sa dulo din. I-clip lang yan para hindi siya malaglag. Magkaroon ng lock. Yan. So, okay na. Ayos na. So, balikan natin yung drawer. Yan. Tapos yung isang lock sa kabila. So, ito. Ganito lang. Okay. Ayos. Okay, next. Yung kanyang cover sa engine. Tanggalin mo rin yung kanyang cover. Tapos punasan natin kasi mga dahon-dahon pa yan. Ayan. So, ganito po yung ano niya. Yung vision niya. Pagkapasok, so balik natin yung kanyang cover. Ito, susot mo lang dito sa mga slot niya. Screw pa ikot. Sisipin lang. So, bali limang screw. Nag-release tayo ng engine bay para matanggal yung mga dumi dyan, mga likabok, mga dahon-dahon. So, i-close muna natin ating coil filler cap para may iwasang pumasok yung dumi sa ating engine. So, balik natin yung ating dipstick. Pwede na siyang bugahan ng hangin. Okay, so gamit ko po ang air compressor para linisin ang ating engine bay para maalis yung mga dumi dyan na nakasiksik sa mga parts ng ating engine. So, mas mainam po ito at mas safe kaysa doon sa engine wash dahil may chance po yun na mapasukan ng tubig ang ating mga sensor, ating harness, alternator, or
starter. So mas maigi na rin po ito kaysa magbasa tayo ng ating engine bay, o kaya punas-punas lang tayo at para mapanatili po nating malinis ang ating engine. So tip ko lang din po doon sa may mga parking na madidilim, maglagay lang po tayo ng albatross or mothball para matabay po natin yung mga mababait na lumapit o tumira sa ating engine bay. Ayan, nalinis na po natin ating engine bay. So, ano yung mga kabo, mga dumi. So, mag-check tayo ng mga fluids, mga level ng ating fluids. So, importante yung ma-check natin palagi yan. Ito ang ating brake fluid. Tingnan natin kanyang level. Dapat nasa maximum siya. Kung nasa minimum na siya, kailangan natin magbanto. So, ito, nasa maximum yung kanyang level. Ayan o. So, hindi na natin kailangan magbanto dyan. Tama yung level niya. Ito po yung kulang. So, kulang ng konti. Ito po yung maximum niya. So, nasa kalagitnaan siya ng minimum sa ka-maximum. So, magdadagdag tayo dyan. Kulay pink. So, check na rin natin yung kanyang mga battery terminals. Kung hindi lumuwag, positive, negative. Para maiwasan mag-ulos yung kanyang mga yung power niya. So, okay naman. So, maayos naman yung kanyang connection. So, yung kanyang ECU, no? Tapos ito sa windshield washer. So, papunuin lang to. So, walang level to. Basta importante, laging puno lang. Para tuwing mag, ano ka ng windshield, may lalabas na. So, take note, kailangan lang, ano dyan, distilled water para maiwasan magbara yung kanyang mga siritan dito. Yan, kasi itong mga ordinaryong tubig, naglulumot po yan. So, nagbabara dyan. So, lagay na tayo ng ating langis at filter. Mga ka-oil, mga ka-Juice Garage, maglalagay na tayo ng kanyang oil filter. LPW100180. So, ito po yung ating langis. Ha? Platinum polysynthetic 5W30. Ito po yung pang gasoline. So, kailangan po natin lagyan ng konti yung kanyang oil filter. So, yan. Tapos, babasahin natin yung kanyang o-ring, itong guma, ang labi ng kanyang langis. Para pag kinasa natin, maganda yung lapat niya. Hindi siya kakalang basta-basta. Okay, punta tayo sa baba. So, nandito tayo sa ilalim na ulit. Ito po yung kanyang housing sa oil filter. So, linisin lang po natin ang tissue o kaya malinis na basahan bago natin ikasay yung bago. Ayan. Okay. So, ikasa na natin. Ayan. Ito yung bago natin filter na. So, yan. Dapat ganyan. Swabe lang. Yan o. Ang ganda ng ikot niya. So, untight lang siya. So, lumapat na. Tayo natin lumapat. Pag hindi swabe, guys, huwag niyong ituloy. Kasala ang thread nun. Yan, dapat ganun. So, kailangan lang dyan. Pag-sikip, hindi ko na kailangan ng ano dyan. Riabe or rinse. So, ito lang po yung gamit natin dyan. Papildiliha. Ito po yung ating pang-sikip dyan para maiwasan mag-overtorque. Yan, oh. Napansin nyo, makawil. Humit pa siya ng malaki. Lapat po natin ang ayos. So, maganda kasi ang grip ng pag may papel dilia, kapit na kapit, hindi dumuduras yung ating kamay. Yun. Ayos. Naikasa na natin ang gamit ng papel dilia laang para maiwasang mag-overtorque. Kasi habang umiinit yan, lalong sumisikip. So, maiwasan natin na mabasag yung housing niya. So, next, ang ating drain plug. So, ito po yung ating drain plug. So, maganda pa naman yung kanyang washer. So, okay pa ito. Hindi pa siya ganun ka-pit-pit. Pag yung plat na po yan, so, kailangan natin magpalit ng bagong washer. Ayan. Kasana natin.
clockwise. Yan. Ayos. So, kailangan ilapat mo lang ng hand tight para alam natin kung sala yung kasa natin o hindi. Dapat hindi siya mag-anit. Yan lang, tuloy-tuloy lang. So, sikipan na natin ng ating socket na 15mm. Tapos yung ating power handle. Yan. No, tamang sikip lang. Huwag masyadong brasuhin. Importante hindi siya magtatagas. So, naikasan na natin yung ating drain plug. Pati yung ating oil filter. So, punta na tayo sa itaas. So, ayos naman yung makina niya. Walang leak. Kahit kunti. Ayos po yung kanyang pang ilalim. Ayos na ating drain plug. Saka yung ating oil filter. Magsasabit na tayo ng ating bagong engine oil. So, gamit natin is fully synthetic. So, ibig sabihin, good for 1 year na siya. 14,000 yung kilometer ng kanyang interval sa next change of oil. Kung yung gamit nyo naman ay yung semi-synthetic lang, hanggang 5,000 na po yun or 6 months. Ganun din po yung mineral oil. Yung ordinary lang na lang is every 6 months or 5,000 ng interval lang. Malaga po na sundin natin yung ating periodic maintenance para maiwasan magka-problema yung ating sasakyan lalo na sa langis dahil ito po yung buhay ng ating makina. So kung palagi po tayo nagpapalit ng maayos na langis, so sigurado nga haba po yung engine life na ating mga sasakyan. So, ang capacity po na itong cheese na Morris Garage ay mamaya susukatin natin sa dipstick para hindi tayo maiwasan po natin lumagpas sa kanyang oil capacity. So pare-pares lang naman po yun guys yung pag-sensorial ng mga sasakyan. Yung nagkaiba lang yan sa kanilang oil capacity, may iba may 3.5, 3.6, may 4, may 5, may 6, ganyan. So yung sistema halos parehas lang din. So, ito na po yung ating pangatlong litro. Ayan. 3 liters. Okay, side lang natin. Kasi sayang yung langis. Okay. O, ito na po yung ating pang-apat na litro. So, kalahati na muna ang ating ilagay. Tapos, susukatin na natin. Ayan. So, half lang. Ito po yung kanyang dipstick. Ilubog lang natin. So, ito po yung kanyang level. Ito yung lower na markings. Ito po yung upper. So, dapat hanggang dito lang yung langis natin. Huwag lalagpas. Dito pa siya, so kailangan pa natin magdagdag. Yun. Punti pa. So, okay na po. Nasa upper na po yung kanyang level. Nasa tama na po yung level niya. So, start muna natin yung ating engine. Tapos na natin. Para mag-circulate yung kanyang langis. Ito po. Post-start po siya. Ito po yung susi niya. Ayan. Pag lumabas na yung mga icon, tapakan ng brake. Tapos saka i-push yung kanyang post-start. Dito tayo start na po natin. Ang kanyang tinakbo ay 19,021.
Okay po. So check natin yung engine doon kung maayos naman yung kanyang mga pag-andar, yung kanyang belt. Pahinig naman yung kanyang andar. Check natin yung oil pressure o yung belt flap. Okay. So maayos naman po. Walang leak. So yung belt, ayos, pahinig pa. Okay, maganda po yung andar na. Pahinig ng pahinig. Andarin na po natin ang mga ilang minuto guys para talagang mag-prepare yung kanyang langis sa buong engine pati sa kanyang oil filter para makuha natin yung tamang level ng kanyang engine oil. Ayan na natin. Yun, ayos. Start na natin. So, check natin yung kanyang level ng langis. So guys, nandito siya sa baba. So kailan natin magdagdag. Tonto ko na yung apat. So tinagdag ko na yung apat na litro. So check ulit. So ito na yung ano niya, level niya. Ayos na. Importante huwag na magpas sa upper na markings kasi yan sa maximum ito minimum para magbawasan mag-leak yung ating engine kasi kung sobra sa langis maghahanap ng malusutan yan sisirain yung mga oil cell, mga o-ring ayos balik na natin yung takip. So yun po, mga ka-well, mga ka-Julz Garage. Natapos na po yung ating PMS, ating chainsaw yan ng MGZS Alpha. So okay po yung kanyang filter, walang leak, pati yung kanyang drain plug, ayos po. So sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan sa ating YouTube channel, yung Julz Garage page, mag-insoyo na lang po ng inyong suporta, mag-likes lang po, at pag-subscribe. Kung meron din po kayong mga katanungan sa ating video ngayon, pwede po kayo mag-comment sa ibaba ng ating mga videos. So maraming salamat po sa suporta nyo, sa inyong panood, sa Julz Garage page. Ingat po kayo and God bless po. Ayos!